Kumusta mga kabayan? Namaste! Ang ihahanda natin ngayon ay walang iba kundi ang chicken curry as requested by Miss Cherry Cruz of St. Mary's County. As we know, chicken curry originated from India, but today we are doing the Pinoy version, making use of coconut milk instead of yogurt and tomatoes. Any which way, chicken curry is always a delight, especially for Miss Cherry Pie. Let us begin our journey to the exotic chicken curry. Ito ang mga ingredients ng ating Pinoy chicken curry. Siyempre, chicken. Gagamit ako ng combination ng white at dark meat, chicken tenders at chicken thighs, skin on. Titimplahan natin siya ng konting salt and pepper bago natin i-pan fry. Next ay coconut milk. Ito ang gamit natin para mas convenient. Para na ding made from scratch yan. Okay yan. Patatas. Red ang gamit ko. Ito raw ang healthiest variety. Garlic, onion, and ginger. Yan ang ating everyday aromatics. Curry powder. Maraming klase yan. May red, may yellow, may green. Pero ang gamit ko ay yung original Indian curry powder. Salt, pepper, and sugar ang ating pampalasa. Siyempre ang cooking oil. Yan ang kabuuan ng ingredients ng ating chicken curry. We start by frying the potatoes. Iprito natin ang patatas para mas maganda ang kanyang texture. Iprito natin siya hanggang maging golden brown. Slightly golden brown na. Pwede natin siyang haluin. Okay, hanguin ko na para ma-set aside. Ayan, maganda na ang texture. Ayan, ay sunod naman natin itong manok. Sa pan fry din natin hanggang maging golden brown. Ginagawa din natin to para maganda ang kanyang texture. Ngayon, at this point, pwede natin baliktarin. Tutuloy lang natin hanggang maging golden brown on both sides. 3 minutes on each side. Maganda na siya. Pwede natin hanguin. Kagaya ng ating patatas, maganda na ang kanyang texture. Now, set aside muna natin siya. Now it's time para isauté natin ating aromatics. Umpisa natin sa garlic. Sunod natin ang onions. Pagkatapos ay ang luya. Ayan.
labas na ang amoy ng ating aromatics. Pwede nating halo ang ating manok. Lagyan natin ating seasoning. Salt, pepper, and sugar. Next, ay lagay na natin ating gata. Then we let it simmer for 30 to 35 minutes. Ngayon ay i-check natin siyang muli. Pwede na natin ilagay ang ating curry powder. Okay, takpan natin muli at tuloy lang ang pagpapalambot hanggang maluto. After 30 minutes, bisitahin natin ang chicken curry. Oh, pwede na ilagay ang ating patatas. Simmer lang natin yan for about 1 minute. Pwede na yan. Oh, ayan na ang chicken curry ni Grandpa D. Panguin na natin. Gutom na tayo eh. Oh, ready na ba kayo? Kain na! Ito na ang chicken curry na na-request ni Miss Cherry Cruz of St. Mary's County. Enjoy! Kung nagustuhan nyo ang video nito, please like, subscribe, and get notified for future videos ng Grandpa D Vlogs. Thank you for watching! See you next time! Shout out to Ray Santos of Canada, Elena Santos of Canada, Malen Gadi and family of Canada, Malu Santos of Canada, Rose Dazo of Virginia Beach, and Noel Dazo of Virginia Beach. It's joke time! What does a baby computer call his father? What? Data! Another one? What did the janitor say when he jumped out of the closet? What? Supplies!